Sa susunod na taon pa ang eleksyon, pero naglipana na po sa kalsada mga tarpaulin at streamer dahil nagbabantera ng pangalan ng ilang politiko. Datila ba maaga nang nangangampanya? Kaya naman ang mga politikong EPAL ang target ngayon ng isusulong na panukalang batas sa Senado. Saksi si Pia Arcangel. Pebrero pa ng susunod na taon ang umpisa ng opisyal na campaign period. Pero ngayon pa lang, may mga politiko nang nagpaparamdam. Kaya si Senadora Miriam Defensor Santiago balak isulong sa Senado isang illegal electioneering bill na tumatarget sa mga politikong pupapapel o EPAL. Nalulusutan daw kasi ang kasalukuyang batas tungkol dito. Why a premature campaign is no longer a crime is the result of a legal technicality, the effect of which is to give the law a bad name. Pwede ka na pa ng kampanya na hindi pa campaign period dahil dito sa pagbaluktot ng ating batas. Sa ilalim ng kanyang panukala, kailangan maghain ng bawat kandidato ng kanilang Certificate of Intention to Run for Public Office 6 buwan bago ang deadline ng COMELEC para sa filing ng Certificate of Candidacy. Nais ding ipagbawal ng senadora ang mga may balak tumakbo na tumanggap ng trabaho sa media o di kaya mag-advertise ng sarili o anumang produkto o serbisyo sa radyo, telebisyon o print. Wala ng EPAL! Huwag tayong magtalaga ng EPAL, ha? Ang grupong No More EPAL ikinakampanya na huwag suportahan sa darating na eleksyon ng mga politikong ibinabandera ang kanilang mga pangalan sa mga proyektong pampubliko. Inaengganyo rin nila ang mga ordinaryong mamamayan na i-report at i-post sa Facebook at iba pang social media ang mga EPAL sighting. Suportado raw nila ang panukala ni Santiago. Sa tingin ko isa ito sa mabisang paraan sapagkat kung maipapatupad bilang batas, aba eh dapat lamang naman silang sumunod. Umaasa ang mga anti-EPAL na maisa sa batas ng Certificate of Intention to Run for Public Office o CIRPO Bill ni Santiago bago sumapit ang election period sa susunod na taon. Ako si PR Arcangel, ang inyong saksi!